Good morning po mga kaibigan, mga kapatid, maduming po. Mag-share po ako sa inyo ng kaalaman tungkol po sa brake pad. I-share ko lang po sa inyo yung pagpalit ko po ng brake pad. Samahan po ninyo ako. Ang i-share ko po ngayon sa inyo ay kung paano po ako magpalit o maglagay ng brake pad. Ito po kasi kung nakikita po ninyo, ang brake pad po niya ay bakal to bakal na. Wala na pong lining. Kaya ang sabi po ng may-ari, na palitan na daw po ito kasi bakal to bakal na. Ito na pinuputpod na po ito ng bakal, nakapuha niya bakal itong plate na to, yung pinakaplato po ng preno. Ayun oh, kung mapapansin po ninyo, naputpod na po ito ng kapuha niya bakal kasi po wala na siyang may dumaan lang po. Ito po oh, papalitan na po natin ito. Samahan po ninyo ako sa pagpapalit. Tanggalin na po natin ang axle. Ayaw pong maugot nung kanyang axle. Kailangan pa po natin siyang gamitan ng puwersa o nito. Ayan po, nabunot na po natin ang kanyang axle. Ganun lang po ang magtanggal kung sakali pong ang axle ninyo ay mahigpit. Gamitan niyo po siya ng puwersa. Nag-lock na po ang kanyang brake pad dito po sa brake plate po, yung pinaka plato po ng preno. Nag-lock na po, nagdikit na po sila. Kailangan po rin natin siya gamitan ng puwersa para maghiwalay po sila. Ayan po, natanggal na po natin ang kanyang gulong. Tatabi ko lang po muna ito. Dito po, para po matanggal natin ang brake pad po, yung brake pad niya oh. Sagad na po talaga. Wala na po talagang shoe. Bakal na po talaga. Para po matanggal po natin itong kayang pagkakaano rito, kailangan po natin ng flat screw. Ewan ko lang po kung nakikita nyo po itong flat screw na to, ano? Pasensya na po, wala tayong camera lady na mag pupokus sana para makita nyo po sana. Walang po ako ng flat screw. Ito po, nakakuha na po kang flat screw. Tanggalin ko na po.
Ayaw pong matanggal. Mahigpit na po ang kanyang pagkaka-tornilyo. Ang gagawin ko na lang po, mukhang mahirapan po ko dito kasi hindi man po siya gumagalaw. Ang gagawin ko po, iipitin ko po muna ito ng vice grip, yung kanyang goma, yung cable niya, para hindi po tumulo ang fluid. Tapos po, aalisin ko po itong bolt. Tapos po, isasapin ko po ito sa matigas na bakal. Tapos po, pupukpukin ko po ito para lumuwag po ang kanyang bolt. Makakatulong po kasi pagpukpok natin para lumuwag po yung bolt. Sa pag-ikpit po ng hose gamit ang vice grip, hindi po kailangan ng maikpit na maikpit. Yung tamang ikpit lang po para hindi lang po lumabas yung fluid. Baka po kasi masira ang goma. Tanggalin na po natin yung kanyang bolt. Dito no, kuya. Inipit ko po siya ng clamp vice grip para hindi po ito sumama kapag tinanggalan ko po siya ng bolt. Tanggalin na po natin. Gagawin ko po niyan, ipapatong ko po ito sa bakal, tapos po ito, titiktikan ko to o pupukpukan po ng flat screw para matanggal na po, para lumuwag po yung kanyang bolt. Makakatulong po kasi yung pagpukpuk ko para lumuwag yung bolt. Buwa lang po ako ng gato para maging sapin po pagka ito po ay ating pinukpuk. Kinain na po yata ito ng kalawang eh, kaya napakahirap na pong baklasin. Tanggalin po natin gamit po itong gato at ng martilyo. Gagamitin po natin siya ng puwersa para po matanggal lang. Kuya, tulungan mo kuya. Ito kuya, ito sa butas para pag pinukpok natin hindi ano yung kanyang kuya, hawakan mo lang kuya, ganyan lang kuya ha. Ganyan lang, hawak mo lang siya. Ayaw pa rin po. Ginamitan na po natin siya ng pwersa sa pamamagitan po ng pagpukpok. Ayaw pa rin po niyang matanggal. Ang naisip kong paraan para matanggal natin ito ay ipitin ko na lang po siya ng vice grip. Dito po, meron naman po kasi siyang ipitan ng vice grip para matanggal natin. Subukan lang po natin kung aano po sa vice grip. Ano? Po. Naipit ko na po sa vice grip. Ang pihit po nito ay counterclockwise. Pababa po, no? Counterclockwise po ang ikot. Wala po. Isa pa po. Ayaw po talagang matanggal. Maigpit na po ang pagkakadikit niya. Ang naisip ko pong paraan para ito po ay matanggal ay igagrind ko po siya.
lalagyan ko po ng kapitan tong vice grip. Ang vice grip po kasi dahil bilog itong tinatanggalan natin eh umiikot lang. Ngayon po subukan po natin dun sa naisip kong paraan kung uobra po ano. Igagrinder po natin para meron itong maging ano, para kumapit din itong tornilyo sa vice grip. Babawasan po natin yung pagkabilog niya. Gawin natin parang kodrado. Ito po oh. Subukan na po natin sa pangalawa pong pagkakataon po ano. Ito po tatanggalin ko na po ano. Ikot ko na po kung mapapaikot natin. Naka ano po pala, nakakalso. Ay, wala pa din. Hindi po umubra ang ginawa nating pag-grinder para mayroong makakapitan tong vice grip. Isip pa po ako ng ibang paraan. Ang naisip ko po akong paraan para ito po ay matanggal pukpukin po natin itong kanyang, dito po kasi ang trade niyan, pupukpukin po natin ito, makakatulong po yun para lumuwag po yung bolt para matanggal po natin. At ito rin pong dito sa may ano niya, sa may ulo, pupukpukin din po natin ito para matanggal po 'yung pagkakadikit. Makakatulong po 'yon. Hindi ko lang po alam kung uobra po ano, pero susubukan po natin 'yon. Wala po kasi akong WD-40, kaya ang ginagawa ko po eh mano-mano na lang po, tinitis ko na lang po kung hirap kung paano po siya tanggalin. Subukan po natin muling ikot sa vice grip. Ayun po oh. Sa pangatlong pagkakataon po, eh napaikot po natin itong kanyang bolt sa pamamagitan lang po ng pagpukpok. Ayan po, gumagalaw na po. Ewan ko lang po kung napapansin nyo, pero ako po, kitang-kita ko po gumagalaw na. Matatanggal na po natin ito nyan, dahil po gumalaw na. Kahit po napaikot na natin ang kanyang bolt ay hindi pa po yun naging sapat para matanggal po natin ito. Ang gagawin ko pa po eh sa pagkapukpok niya po kanina eh parang lumapad po ang kanyang ulo na naging dahilan po para hindi po siya matanggal. Ang gagawin ko po, i-grinder ko po muna ito para maalis po yung pag-arang ng kanyang ulo dito sa body niya. Sa pagkapukpok po kasi kanina, parang lumapad, naging dahilan siya, umaarang siya. Grinderan ko po muna, no? Ayan po, na-grinder na po natin. Subukan po natin siyang ulit na ng tanggalan gamit ang vice grip.
hindi po pa rin po umobra ang aking naisip na paraan. Isang paraan pa po para matanggal ito ay gagamit na po tayo ng welding machine. Pagpersahin po natin siya sa pamamagitan ng welding machine. Walang po akong pang welding. Eto po, ito pong isa pa pong paraan para matanggal po natin yung bolt niya, gagamit po tayo ng welding machine. Pang stainless po ang ating gagamitin para po makapit ang welding. Eto po, paikutin ko na po gamit po itong 17 na liyabe. Tingnan po natin kung sasama na po siya, no? Tingnan nyo po ito, no? Parang sumasama na po. Pero meron po yung naging abiriya. Eto pong welding rod po na to. Sumobra po yata yung pagka-welding ko. Ito naman po ang naging problema ngayon. Umaarang. Tatanggalin ko lang po muna, no? Ay, pwede po siyang ituloy. Kahit hindi ko na po tanggalin. Ayun po, oh. Ayun po, oh. Kahit pala hindi natanggalin, pwede naman. Yan. Dalawa po pala silang nuts. May nuts po pala ito. Ito po yung unang nuts at meron po pala rito yung isang pang nuts, oh. May naiwan po. Tanggalin na po natin, ha. Ito po, nakakuha na po ako ng pagtanggal. Tanggalin na po natin. Ito po, natanggal na natin gamit po ang iba't ibang paraan. Mapapalitan na po natin itong dalawang brake pad. Wala na po talaga, oh, bakal na. Walang po akong kapalit. Ito po, nakakuha na po ako ng pamalit. Babalik na po natin. Ipapakita ko lang po sa inyo kung ano po ang meron dito. Lumabas po ang piston. Nakalabas na po ang piston. Siyempre po, hindi po natin maipapasok ito o mailalagay. Siyempre po, para maipasok po natin ito, kailangan pa po natin itong ipasok sa loob. O kailangan pa po niya ito dapat pumasok. Dapat po ito nasa loob. Pero meron po siyang kalakalawang. Ako po, ang ginagawa ko po dito para pumasok po ito sa loob, ang ginagawa ko po, linalagyan ko po siya ng langis. Paikot po. Pinapaikutan ko po siya ng langis. At ginagamitan ko po siya ng clamp vice grip. Gagamitin ko po itong clamp vice grip na to para maipasok ko po ang piston. Ganito po, oh. Pasensya na po kayo sa mga dumadaan. Tabindaan po kasi tayo. Ito po, pasok ko na po ang piston sa loob. Pwede na po natin siya lagyan ng brake pad. Ilagay na po natin.
Yung kanina po, lalangisan po natin yung kaninang mahirap tanggalin. Ito po, linangisan ko na po para sa susunod na magtanggal ay hindi na po mahirap tanggalin. May problema po pala tayo sa butas. Kailangan pa po natin siya lakihan ng konti ang butas para po pumasok ito. Konting-konti lang po. Ito po, nakakapasok na. Yun. Okay na po. Nakakapasok na po sila. Lagay na po natin. Na hindi ko na po ilalagay itong kanyang nuts na isa. Kahit wala po ito, pwede naman. Huwag na po nating ilagay. Buhin na po natin. Buhin na natin. Lagyan po muna natin siya ng langis para hindi po mahirap tanggalin at hindi po mahirap ipasok. Langisan po natin. Ayan po, nailagay na po natin ang gulong. Ang i-coconnect naman po natin ngayon ay yung kanyang hose o cable, hose ng fluid. Thank you.
ayan po, na-i-connect na po natin itong kanyang hose. Lagyan naman po natin siya ng fluid para mapa-ano na natin ng kanyang preno. Makita na natin kung okay na po ba siya. Ipapump na po natin para lumabas na po yung fluid at pupunta na po dito sa may brake pump. Para mabilis po na lumabas yung fluid po galing dito, magluluwag po ako dito ng tornilyo sa may master para mabilis po lumabas ang brake fluid. Luluwagan ko lang po dito, no? Ito po, tumulo na po. Ibabalik ko na po yung tinanggal ko o linuwagan ko pong bolt. Okay na po tayo doon. Yung papunta naman po dito. Eto po, may lumalabas na po siyang fluid. I-coconnect ko na po dito sa my brake master. Lalagyan ko po muna ng brake fluid. Huwag po ninyong hayaan na matuyuan po itong kanyang brake. Yung lagayan po niya ng fluid. Huwag niyo pong hayaang matuyo po 'yan, mahirapan po kayo lalong maglabas ng fluid diyan. Buksan po natin itong kanyang bleed. Maigpit po. Yun. Luwagan po natin ito. Tingnan po natin kung meron na po bang lumalabas na fluid. Yun po. May lumalabas na po. Yan. Okay na po tayo sa preno. Mayroon na po siyang preno. Okay na po. At ganun nga po akong magpalit ng brake pad. At kung nagustuhan nyo po ang aking videos, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-share po at mag-like. Ito po pala yung may-ari ng motor. Shoutout po sa mga kamag-anak ni Kuya. Salamat po, yun lang po.